Okay, eksaktong-eksakto po at itong simula ng ating battle for third, iisang laban na lamang po ito at uulitin namin sa inyo, hindi na pwedeng pabanjing-banjing, maghihintay kang makapuhunan ka ng dalawa o tatlong laban bago matapos ang battle for third, coach. Isang laban na lang, ang gandang innovation nito. Oo, magandang-maganda to. Alam mo, na-experience ko rin, nakikipaglaban for third and fourth place. At talagang mahirap i-keep up yung motivation eh. Kaya kailangan talaga isang buhusan na lang yan. Kaya magandang discard ito para sa PBA. Nakita po ninyo ang ating Daz starting lineup. So ulitin natin, Gayoso, Aquino, Arencio, Ong at Luxin para sa Ginebra. Para sa kabila naman, San Miguel, Pulistico, Pumarin, Dignadice, Asaitono at saka si Paul Alvarez. Parehong malalaking lineup to, both teams. At Luxin playing only small forward. Ganun din si Asaitono, also playing small forward. Naka 2 points na po ang Ginebra San Miguel. Unang dalawang puntos ng laban na ibuslo ni Pido Harencio. Pido Harencio played a splendid first half, coach, nung nakaraan. Oo. Shooting a lot of threes, tapos nanlamig siya sa bandang kalagitan. Papag-usapan na napakarami. Oo. In fact, nabasa ko kahapon, parang sinisisi nila si coach at hindi daw ipinasok. Alam nyo, yung sisisisi talagang ganyan. Sa huli talaga yun. Kaya I'm sure expected nila yan. They will get the criticisms after that game. But it's part of the learning process. Wala ka talaga ibang magagawa. Kumbaga, kung para ka makarating sa grade 2, dadaan ka ng grade 1. Grade 1, oo. At saka, siyempre, along the way, talagang meron pong mga mistakes yan at doon ka nga natututo. Oh. And siyempre, yung mga great teams na yan na nakikita natin, gaya siguro sabihin natin, teka muna, yung referees natin, sila Rivera, Bailey Desma, saka si De Jos, sila po ang ating mga kasama para sa ating battle for that. Going back, yung mga great teams na nakikita natin, coach, siyempre, one time doon sa kanilang mga simulain, talagang napakarami rin problema. Oh, definitely. Ako nga, yung expectations ko dito sa Ginebra, talagang na-surpass pa nila for this conference, actually. No? Yes, at sinasabi nga nila, nung nagsimula, baka panalo lang sila ng mas marami doon sa ipinalalo nila noong isang taon, masaya na sila. Umabot pa sila ng semifinals, at saka hindi pa yon. Sila ay 13 points away from a championship slot. Ano? Kaya hindi na nakakahiya kung ano yung pinakita nitong Ginebrang ito. Definitely hindi. At ang masasabi natin dito, yung Ginebra has the materials already. What they lack now is konting polishing na lang, konting experience, konting character. At sila magiging isang championship team. Yun ang sinasabi nga natin kanina sa ating opening. Ano? Itong team na to definitely has everything in it. Meron talagang produkong baga. Meron ka ng materials dyan. Oo, definitely. Yung ipinagdidiin na lang natin ni Coach Yang dito, yung tamang polishing. Minsan it will take time talaga, no? It will take time, but dito na nga nangyari sa Ginebra. Napaaga pa to, actually. At who knows, mga kaibigan, pagdating ng second conference at lahat siyempre eagerly awaiting dahil Pure Foods at Alaska na lang nag-aabang ng championship. Yung iba, nag-aabang na ng second conference as we see a drive by Paul Alvarez. Dinaanan ng depensa ng Ginebra to bring the score to 5-4. Ang Ginebra po abante ng isang punto. Masasabi natin, isang naging weakness ng Ginebra yan, yung minsan bukas na bukas yung gitna. Nangyari din dun sa game nila sa Alaska. Oh, something they have to learn. Ano? Kasi sinasabi nga natin, ang team nito sa opensa hindi na nagkukulang. Oo. Pero yung laro ng basketball kailangan may depensa rin. Katulad niya, kung makakatira ng mga layup na ganon, unmolested, may problema kang konti. At actually, preventable yan dahil sa lalaki ng mga tao mo, Aquino, Ong, andyan si EJ Fala, andyan si Luxin. Siguro makalusot man sa gitna ng kalaban nyo, paminsan-minsan lang talaga. Oo, parang ipakita nila na yung kanilang napakalalaking mga hita o napakahabang mga galamay ay merong gamit. Katulad ng ginawa na yun ni Marlo Aquino, makikita nyo yung potential talaga ng team na ito. At ang first substitution, nakita ni Coach Sonny Jaworski, hindi kailangan si Wilmerong, so papasok niya si Maki De Hoya. Ang bilis na substitution nito. Well, disappointed si Coach Sonny Jaworski yung pinag-uusapan natin. Talagang ito palang binibuild na niya yung karakter ni Wilmer Ong. Hindi ka pwede magpalusot ng kamukha nung pinalusot mo kay Nelson. Kaya siguro binigyan siya ng subtle message doon sa magpahinga ka muna at si Maki De Hoya muna pumalit. Kinalabit siya ni Coach Sonny at palik siya sa bench niya at magpahinga siya ng sandali dito. Kailangan pag ganito, coach, normally ang mga players sumasamaan loob pag lumalabas. Pero actually, dapat sa kanila dyan, sisilipin nila kung ano nangyayari sa tama yun. Actually, it's also part of the coaching job of the assistant coaches, no, to explain the rationale. Kung bakit ka inilabas. Why being
foot on the bench. Ayun, katulad doon, nakita niya, pinapantay ni Coach Danny Jaworski kay Maki De Hoya, yung bantay niya kaninang dumaan na parang walang wadyang. Ganda ng pasahan dito at balikan ng bola. Makikita mo, pati teamwork ng Ginebra, on, sabihin natin, despite losing, no, meron silang parang, kumbaga, they will bow out of the championship race, pero yung head nila, ay yung heads nila held up high, sabi nga natin. At saka mapapansin mo, parang medyo relax sila ngayon eh. Mas maganda sila maglaro pagka talagang relax ka. Ayan, katulad naman ito eh. Hindi mo malam mo kung saan kinuha ni Nelson Ice ito yung tirang yun. Kinaliwa. Ito si Maki De Hoya, balik in Lonnie Locsin. Ang tira niya, naantala ng apat na players and Dong Pulistico for the rebound. Makita rin natin ang size ng San Miguel dun sa play na yon. Puro malalaki yung nakipag-agawan sa bola. Uy, illegal defense yan. Nakita natin yung hilaw na pagdo-double team. Hindi malaman kung saan do-double team, dun sa isang may bola o dun sa taong nasa ilalim. Ito yung joke mantira ni Nelson Saitono na kinuha sa palakang. Ayan, bahala na. At talagang naniniwala ko dyan sa mga milagro. Nangyari talaga yan. Katulad sa tirang yun. May kasamang dasal yun. 10-0 ang ating score. Hindi natin malam kung sino sa Saitono, Biyernes ngayon eh, kung ito'y diboto ng Nazareno sa Quiapo. Ay nako, wag ko kayong pupunta dyan sa May Quiapo. Buti na lang hindi natin ruta yun. Oo, kung hindi, hahaba ang buhok natin doon kakaintay sa traffic. Hindi kumikilos yun sa may Quezon Bridge yata yun. Oo, dahil binakbak nila yan para gawan ng konting remedyo. Dahil sabi nga nila, through the years, ravaged na yung bridge na yan. Kaya yung mga kababayan po natin may planong pumunta dyan sa may Quiapo. Baka magdasal na lang muna sa bahay. Maintindihan naman tayo ng Nazareno. Samantala, dumaan sa depensa si Paul Alvarez, dinaanan si Marlo Aquino, and a 3-point play opportunity. Ito yung again, actually, yan yung interior defense ng Ginebra na naman na sa tingin natin medyo nakabukas na naman doon. Kung meron silang dapat na unang i-improve dito, no, other than the turnovers coach, lang, talagang nakikita mo sa kanila, depensa talagang has to improve. No? Yung talagang napakalaki ng room for improvement. Hindi lang tayo nagsasabi niya, actually marami nagsasabi. Para mamaya, mapato tayo dito. Buti na lang, walang nakikinig dito na may dalang television. At saka yun naman, makakatulong sa kanila. Kami po ay hindi nagsasabi na upang siraan ng isang team o kahit ano. Kami po ay nagbibigay lang po ng kakapiraso kahit na wala hong bayan. Para sa ikagagaling nila kung makikinig sila sa atin. Anyway, eto, magpapatuloy ang aksyon. Alvarez, tinago ang bola, hindi nadali. Anto siya sa ito na parang alabaw sa ilalim. Inilagay ang bola at lima ang lamang ng San Miguel Beer. De Hoya, jumper, wala. Ang rebound kay Noli Locsin. Pinarako sa loob, wala pa rin. Ang rebound kay Pulistico. At itong magandang sinasabi nating coach, yung pagiging one game lang, winner take all ng battle for third, intensity makikita mo agad dito right at the very start. Eto, bugbugan talaga to. Itong si Nelson Asaitono, ginagamit ng kanyang pagka-double dito. Talagang kinakalabaw niya itong mga dumidepensa sa kanya. Ito ang masarap dito, yung larong parakuhan eh. No? Yung lakas sa lakas, dibdib sa dibdib, baraso sa baraso. Pagkaya naman ang hinahanap yung lakas na lakas, may babarako pa ba dito kay Nelson sa ito? Okay, Nelson. Napag-usapan natin yung strategy ng San Miguel. Ano? Through this conference, actually, it started last year. Medyo bumabalasa na sila ng mga tao nila through yung, eto si Alan Kaidik, nakikita natin. Nawala si Mar Morelos at si Ato Agustin, ipinalit nila si Nelson. Previous to that, si Bong Alvarez naman pumasok in exchange for Vic Pablo. So makikita natin unti-unting nag-iiba yung mukha ng San Miguel ngayon. Oo, dahil dati, isipin nyo, umaasa sila dun sa kanilang scoring tandem o yung scoring trio na kapagkabuo yun, si Sam William, si Alan Kaidik, Ato Agustin. Pero ngayon, iniipa na nila, na-realize nila coach na hindi rin sila mabubuhay ng ka-score lang gano'n. Kailangan meron silang inside presence. Well, definitely, nakita nila kay Nelson yon. At in order to survive this league, you have to have a dominant force inside. Kaya si Nelson Asaitono ang pumapapil niyang role na yan para sa kanila. Hinahanap nilang pagkakas. Papunta tayo dito sa San Miguel Beer. Pag makakuha ng import na, ano pang makikita mo coach na import na pwedeng gamitin ito? Kailangan ba nito ng isang bala point guard na import, isang scorer na import, isang puwersa sa ilalim na import? Siguro overall, kailangan nila isang a good all-around player. Kailangan makapaglaro inside with some range, you know, maybe 10 to 12 feet, maybe 15 feet, you know, and who can also run and be a quick finisher. Mahirap maghanap ng talaga all-around import. Pero bukod doon, mahal pa ata pag gagano'ng kalibre. Siguro makikipag-agawan ka sa Europe at saka sa mga
Latin American Leagues. Wala, papag-usapan Coach Norman po Black. Yan, si Coach Norman Black, one time na naglarong napakatagal na import niya. Naalala ko eh, ako ata hindi pa marunong magsuot ng korto noon eh, yung long pants eh, import niya nung Tefillate. Ako nasa grade school pa rin. Oh, sige, okay. 17, make that 18-10 mga kaibigan para sa San Miguel Biro, opening quarter. Magbabalik po kami after this break. Itin-ten ang ating score at coach, meron kang mga numbers na sinisilip dyan. Oo, maagang problema to para sa Inebra. 4 out of 11, 36% lang sila. At ang San Miguel naman, 7 out of 11 or 64%. Malaking diferensya yan. Ito yung turnover na kanilang pinuproblema nung laban nila against Alaska. At lumabas na naman po early dito sa ating laban. 5 and 40 left, 18-10. San Miguel po ang may tangan ng lamang dito sa ating first quarter. Alam mo kasi itong style ng Ginebra is really prone to some turnovers dahil go-go-go style nila. Pero I think it's a must that they should control those turnovers. Ito, maganda laban pero nakita ko. Ayun na naman ang turnover. Pangalawa, no, back-to-back at parehong kay Noli Loxin ang galing. So isang kailangan din siguro kung sito yung communication dahil wala ata sumisigaw ng behind-behind sa kanila. Tama, medyo tahimik sila sa loob ng court. Well, yun ang mga bagay na small things, small things na matututunan nila, no? As small they go along. Tama yun. Small things count a lot. Oh, rebound. Uy, hindi pa nila mahawakan yung bola ng tama. Dinaanan ni Franz at pinutataan ni EJ File. At hindi ni alam ni Franz kung saan siya bumangga doon. Ito si Pido Horenzo. Atake, lalaglag ang bola. Pero natantala ito. Nasundot ni Asaitono. Gayoso for 3 points. Wala. Pero ang Ginebra, isang step na meron sila, yung kanilang 3-point shooting. At as we see this layup by Paul Alvarez, walang nagawa ang Ginebra defense doon. Yung transition defense naman ng Ginebra, pinoproblema nila ngayon, ano? So both, kanina nakita natin yung interior defense, nadadriban sila. Ngayon naman nakikita natin, napapass breakan sila. Baka iniinda pa nila yung kanilang talo dun sa Alaska. Kalimutan na nila yon at maganda naman ang performance nila overall. Kunin nila ngayon ang third place. Napakagandang regalo nito sa hindi lang libo-libo yata ang fans nitong Ginebra. Million-million sa buong Pilipinas. Uy! Magandang parigalo yan kung madadakot nila itong third place na ito. And sino ba naman mag-expect na isang team na lilimang ipinanalo buong taon last year was a win away from a championship. So sabi nga namin, ulit-ulitin namin, itong Ginebra ito, walang dapat ikahiya ito. Tama ka, Rod. Asaitono against Loxin, ito yung laban ng mga barako sa ilalim. Tumira si Asaitono, wala. Ang rebound hahawakan ni Marlo Aquino. Yan ang something na kailangan talagang sabi nga natin na gamitin to the hilt ng Ginebra yung kanilang strength sa rebounding. Oo. Alam mo, na-disappoint ako ng konti rin last game kay Marlo Aquino dahil parang medyo hindi yun ang talagang game pa niya. No, I expected a lot more from him, no? Kaya expected him to dominate, no? Hindi naman sana disappoint ako dahil siguro pinanigan ko Ginebra, but I'm disappointed because I expected a really close game. Talagang labanan kung sa labanan pag-uusapan natin. Samantalang some changes in the lineup. Si Benny Cheng comes in favor of Noli Loxin. Gayoso, Dumray, pabandang tira. Bahala na kung ano mangyari. Hindi, walang nangyari. At ang bola nasa panikuli ng San Miguel. San Miguel is attacking. Ito si Asaitono. Runaway freight train. Problema talaga yung depensa. Pagtignan po natin,
22 na na-score ng San Miguel. 3.5 minutes pang nalalabi dito po sa ating first quarter. Chino Trinidad po kasama si Coach Yeng Giao dito sa ating battle for third ng ating winner take all para sa third place ng All Filipino Cup. May 14-2 run na itong San Miguel at hindi po makasagot ang opensa ng Ginebra. Dos pa lang po at nakaka-14 na dito sa last few minutes ang San Miguel. Courtesy of the transition offense, fast breaks. So definitely, baka masama pa loob nitong Ginebra o talagang ininda nila yung talo nila. Siguro, nasa isip pa. Konting ano to, konting pawis pa, pag-iinitin pa nila kanila mga sarili para ma-realize sila na bagong laro na itong yung nilalaro nila ngayon. Okay, sa mga bagong faces nakita natin, fresh legs for Ginebra, Val David, at saka si Vin Season who missed two crucial games because of a severely sprained ankle, bumalik. At yun na naman po, yung depensa, halos mag 30 puntos na po. First quarter pa lamang, itong San Miguel Beer kontra sa 12 puntos ng Ginebra. Yung exact score, 24-12, 2 minutes and 50 remaining sa ating first quarter. Uy, Season, supalpal kay Paul Alvarez. Alam mo na gingerly pa yung kanyang pagkilos. Hindi niya maalam kung ano itatapak ng paa. Alam yung galing sa injury. Ito, kahit yung pagtalon niya, nakita mo, Coach, although malamig pa siya off the bench, alam nating he's playing may, in pain. May iniingatan pa siya. Ito si Marlo Aquino, laglag ang bola. Ito na naman yung sakit ng Ginebrang. Actually, mahilig silang mamigay ng bola. Napakagalante nila. Magpapatuloy po ang ating first quarter, 2 minutes and 22 seconds left. 12 abante ng San Miguel laban sa kanilang halaman para sa third place, ang Ginebra. At yun, turnover na naman yun na Chino. At tumapak sa linya si Benny Cheng, nahuli siya ng referee. 4 turnovers against only 1 ng San Miguel Beer. 4 na turnovers na para sa Ginebra. Aba, hinahabol yata nilang average nilang 20 per game. Ito yung inside scoring in the paint. San Miguel 16 points at yung Ginebra 8 points. Dapat po sana hindi mangyayari yan sa lalaki ng mga players ng Ginebra. Dapat covered na covered nila yung sa loob. Saka dapat yata sila ang umi-score sa ilalim. Yun, sa hahaba nitong mga poste nila. Oo. Vin Season sinundot ang saligot. Pero andyan si Val David, binigay kay Benny Cheng. Benny Cheng faking. Oh. Tumira ng paikot-ikot sa ilalim. Hindi niya nadali, ngunit meron siyang free throw shots. Coach, pumunta tayo dito sa panig ng San Miguel at pakasabihin naman ng mga nanonood sa atin. Ano ba itong dalawang to? Panay Ginebra na lang mga pinag-uusapan. San Miguel kanina, nagsimula siya, may Nelson Asaitodo. Binunot niya in favor of Alan Caidic. So, masasabi mo, tama nga yung sapul na sapul mo kanina, yung nag-i-evolve yung San Miguel, no? Parang binabago nila yung approach nila sa game, no? Hindi na yung tirada sa labas, tira sa perimeter. Kita mo yun, no? Nag-start sila malakas, papasok nila itong tira sa labas na ito. So makita mo talaga na very flexible. Kung ikaw ang coach dun sa kabila, mahirap i-anticipate talaga kung anong gagawin nila. Dahil from a power player like Nelson Asaitono, bigla ka ngayon pinasukan ng outside shooter. So ang match-up mo ngayon sa depensa, iisipin mo mabuti kung paano mo sila i-match-up. Ayan, katulad na nga nang nangyaring to, si Benny Cheng tasked to guard the Alan Caidic. At si Alan Caidic, the veteran that he is, kinuha yung foul at si Alan Caidic, patitirahin mo ng free throw shot. Itong unang tira to, normally, nililista mo yun. Yung tawag natin. Lista na to. Ano pa iniintay mo dyan? Ilista mo na to. Walang tinamaan. Ilalim ng ring. Ito si Nelson Asaitono. Kanina pinag-uusapan natin. He started off well at... Alam mo to, si Nelson, pagka nag-umpisa ng maganda ito, naging player ko ito ng napakatagal. Pag nag-umpisa ng maganda ito, medyo mahirap-hirap na pigilin ito. Gusto niya yan, all game long. Sabi naman sa inyo, yung free throw, ililista niyo na pag si Alan Caidic tumitira. At ang karira shooting percentage niya ata from the free throw line is 86%. One of the highest siguro. One of the best free throw shooters that we have. Isang interesting matchup pa ito, Val David against Frankie Lim. Kung tutusin mo, kaya ba sa bilis ni Frankie Lim itong si Val David? Pero iminatchup sila ni Coach Norman Black. Alam mo, itong isang matututunan dito ni Val David. Although meron kang mga tools na maging mabilis, maging sabihin natin mas magaling lumusot sa mga butas-butas, yung experience yun, hindi mo nababayaran. Yun, totoo yun. No? At makikita mo, si Frankie Lim siguro, in terms of quickness, maaling mabagal siya compared to Val David. Pero hindi basta-basta malulusutan ni Val David yan dahil sa
positioning anticipation na brought about by experience of Frankie Lim. Oh, nakita niyo naman si Frankie Lim, ito hindi ko nang bibiruin ito, yung asawa nito baka nanonood, di mapatuo ko na sapatos sa ere. Pero si Frankie, nung isang araw nagkakalkal ako ng mga old footage namin. Naglalaro ba siya para sa Alaska? Aba, meron pa palang kakapalan ng buhok na yun. Pareho kami. Sa haba ng paglalaro ni Frankie sa PBA, mukhang naglagas na muna konti. biro lang. Pero si Frankie, isa sa mga kaibigan natin, lalo yung kasama niyan. Ito si Benny Cheng, yung kanyang pasa sa likod. Hindi pa nadali. But ayun, ang isang talagang dapat i-exploit ng Ginebra, yung sungkit-sungkit ng bolang gano'n. Yun ang kombinasyon. Val David, missing the shot, pinalap ng kanyang partner na si Marlo Aquino. Ito si Frankie Lim, setting up the play. 1 minute left dito sa ating first quarter. Nagpo-poste si Alan Gaidic against Benny Cheng. Ito si Alan Gaidic, hindi ginagam. Wala halos ang power na magagamit laban kay Benny Cheng. Pero andito si Digdadise, mukhang mas gutom itong San Miguel na manalo ng 30 dito sa Ginebra. Tsaka eksakto sa shot clock, yung tira ni Ives, counted yun. Uy! Hindi po binilang. Hindi, binigay. Oo. Narinig niyo yung buzzer, hindi po buzzer for a timeout. But that was the 24 second shot clock expiring right at the moment na binitawan ni Digdadise Andira. Oo, akala ko ika-count na, no? Pero hindi pala. Dumaplis lang po ng 1/10 of a second yung tirang yon. Ito si Baldavid having some hard time against the experience ni Frankie Lim. Sa ilalim may foul. Knee foul against Ives Digdadise against Marlo Aquino. Punta natin, ituon natin ang atensyon natin, coach, dito kay EJ File. Si Art De La Cruz, papalta si Bong Alvarez. Si EJ File can be a dominating force, no? Ang sinasabi ko nga dito, ang isa lang na napapansin ko rito, kahit malayong malayo tayo titignan, kung baga ito si EJ File, parang Michelle Babidang dala-dala. Parang may club, no? Oh, nung araw, Chino, sinasabi nila, ano raw yan, baby fat. Pero hindi na baby yan, napakalaking baby niyan. 25 anos na yata yan, para na napakalaking baby na. Ito yung sinasabi natin na problema, potentially, for Frankie Lim, yung bilis ng kamay at mata nito si Baldavid, yun ang kanyang problema. So, experience against youth, tingnan natin, ito nga ang matchup na sinasabi ni coach na napakaganda. Benny Cheng, binabantay ang maigi si Alan Kaidic, 3 seconds on the game clock. 2 seconds, Alan Kaidic lets it fly, yo! And what a way to end the first quarter. Alan Kaidic hitting a 3-point shot para ibigay ang lawang sa San Miguel Beer, 29-20 as we go into the second quarter.